Sup nga sa inyo mga sir, for today's video vlog nga po ay mag-unboxing tayo ng pinaka-budget meal na pang-racetrack na helmet. Ito nga po yung Spider Flight Helmet. Nabili nga natin nito sa Shopee worth 7,200 pesos only. At kung bago ka pa lang sa channel ko at ngayon ka lang napadpad, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe dito and i-click yung notification bell para pag nag-upload ako ay lagi kang ma-notify at lagi kang updated sa tuwing may mga bago tayong videong ina-upload. At simulan na natin. At nabili nga po natin ito sa Shopee. So, na-deliver po sa atin ito within 3 days pa lang, no? So, ilalagay ko na lang din dyan yung link sa description box kung gusto nyo pong umorder dyan. Paalala ko lang, no? Hindi ko po pinopromote itong Spider. So, ayan, pakita lang natin yung bawat side. Ganyan po yung itsura niya. So, naka-bubble wrap pa po ito nung diniliver. At dinouble check lang natin para makita po kung may mga damage. Pero wala naman siyang damage dito. At meron lang po siyang ganito sa gilid. So, ganito po yung itsura niya sa gilid. Tapos, nakabalot siya ng packaging tape dito. At bubuksan na nga po natin itong box niya. So, ayan. Pakita lang natin kung ano po yung nandito sa loob. So, ang una pong bubungad dito ay yung extra lens niya. So, mamaya pakita po natin yan, no? Itabi ko muna. Tapos, ito po, nakabalot yung helmet dito ng ganito. Ayan, no? Ayan, talagang nakasid pa po siya, no? Tapos, kunin natin. Ayan, ganyan po yung itsura niya. So, itabi ko muna po itong box, no? Bali, wala na pong laman itong box niya. Ayan, tabi muna natin ito. Tapos, ito po yung pinaka-helmet niya. So, ayan, nabuksan na natin. So, mayroon po siyang free na bag. Ayan. Lahat naman po ng mga helmet na mabibili ninyo, meron naman po siyang bag na ganito, no? So, yung bag niya po ay may nakalagay dito na Spider. Tapos, malaking letter S. So, ayan, ang ganda ng bag niya. Ayan, para pagka lalabas po kayo, pagtatanggalin ninyo yung helmet ninyo, pwede nyo pong ilagay rito para maiwasan po yung pagkagasgas. So, itabi lang natin yan. Tapos, kunin natin yung extra na lens. So, ito po yung clear lens niya. Pakita lang natin. So, ganito po yung itsura ng clear lens niya. Ayan, Spider Flight, tapos for your protection, for your vision. So, ito po yung mga nakalagay na detalye dyan, no? Ayan. So, ito po yung itsura niya. Tapos, kunin natin yung sticker. At dito nga po pala natin siya binili sa Brake Stop Helmet Trading. So, ayan, napakaganda ng sticker nila, no? Shoutout po sa Brake Stop Helmet Trading. So, ayan. Baka naman, no, sa susunod, padalahan sana tayo ng mga pwede nating i-unboxing. So, ayan, lalagay ko na lang din dyan yung link dyan sa description box. Tapos, ganito po yung itsura ng Spider helmet na flight. Ayan. So, bali yung kung dito kasi natanggal na natin, no? Ayan. Yung kulay itim yung nilagay natin dito. So, bali ganyan po yung itsura niya at sobrang gaan. Makikita niyo po dito sa gilid, may nakalagay na flight dyan. Tapos, dito sa ilalim, may nakalagay na Spider. Tapos, kapag bubuksan niyo po yung kung dito, kiklik nyo lang po yan or pupush nyo po, tapos aangat na po yan para ma-unlock. So, ganun pala siya, no? Tapos, dito naman po sa gilid yung sa dual visor niya. So, kapag pinihit po natin yan pataas, ayan po, lalabas po yung nandito niya, no? So, hindi pa po natin natatanggal yung plastic cover niya rito. So, ganyan po yung itsura niya. At hindi po siya modular, mga sir, no? Kasi designed for racetrack po siya. At yung design niya ay pang aerodynamic. So, dito yung ventilation niya. Pag binaba niya po yan, ayan, dito po kayo hihinga. So, dyan po papasok yung hangin na nagmumula sa labas para hindi po makulob yung sa loob ng helmet natin at para makahinga tayo. Tapos, ayan, ganito rin yung sa gilid. Kapag binaba po natin itong lens niya, baba lang po natin yan. Tapos, i-push lang natin dito.
At pag i-unlock natin, push lang din natin. Ayan, ganyan lang, no? Tapos, yung sa taas, ganito naman yung design niya. Ang ganda, no? So, mayroong glossy color dito. Tapos, matte yung kulay niya rito, na kulay gray. And then, dito naman, matte din, no? Tapos, may tatlong arrow dito. Ayan, parang pa-aerodynamic talaga. So, dito, ipupush nyo lang yan, pataas. Ayan, para papasok yung hangin dito. Dual ventilation na rin po siya. Ayan, no? Pag ilalak natin, ayaw natin na may pumapasok na hangin kasi pagka maalikabok yung sadaan natin, pwede po natin isara yan. Pati na rin dito sa ibaba. At ganito naman po yung design niya sa gilid. So, may nakalagay po dito na parang kanya rito, no? Pang aerodynamic. At ganito naman po yung nakalagay sa likod. So, ayan, no? May nakalagay na letter S dito at spider and then flight. Tapos, may final QC pass and then yung serial number niya rito and then yung ICC sticker. So, kung mapapansin ninyo, nagre-rainbow yan, no? Pagka nagre-reflect yung light dito sa sticker natin. At pakita ko naman po yung sa loob ng helmet. So, bali ganito po yung foam niya sa loob. Ayun, no? Ang ganda. So, bali large po yung size nito. At ito yung kagandahan sa Spider-Flight na helmet. So, bali dito, may nakikita po kayong dalawang kulay red dyan. Magkabilaan po yan, no? Ang ibig sabihin po niyan, for emergency po ito. Kapag nirescue po tayo, halimbawa, nadisgrasya po tayo, wag naman po sana, hihilain lang po ng rescuer to. So, bali ganito po yung gagawin. Ayan, ipupush nyo lang po yan or hahatake ninyo. Tapos, tutunog na po yan at maalis na po yung sa foam dito. Ganon din po yung sa kabila. So, may nakalagay po dyan, emergency release tab. So, hawakan lang natin tapos hilain lang natin yan, no? Ayan. So, bali ganyan na po yung magiging pan niya, kakalabasan niya. So, dito, may nakalagay naman na carbon dito, no? Carbon design. Ayun, ang ganda, no? At ang ginamit nga po na materials dito ay fiberglass shell. So, makikita nyo po yan, banda dito sa taas. So, ito po, gawa po siya sa fiberglass shell at sobrang gaan po nito, no? At kung naka big bike po tayo, bagay na bagay po itong Spider-Flight helmet sa atin. So, ganyan po yung design niya. Ito po yung sa likod, pakita ko lang ulit. Tapos, ganyan naman po pagka naka-side view tayo. Ayan, sobrang ganda po nito. At ngayon nga po ay susubukan nga po nating suotin ito. At ipapakita ko nga po sa inyo kung ano yung magiging itsura niya kapag ka nakasuot sa atin. A few moments later. At ito nga yung tropa natin. Susubukan niya nga pong isukat yung Spider-Flight helmet. So, ganyan po yung magiging itsura niya kapag ka nakasuot sa atin. Ayan, pagka nakababa, ayan yung design niya, no? Ang ganda. So, hindi po siya saktong kalakihan. Ayan, sakto lang po yung laki niya. At ganito naman po yung itsura niya kapag nakatalikod. Tapos, buksan mo nga yung lens. Ayan. Tapos, yung sa may dual lens niya, i-on mo. Ayan, ganyan po yung magiging itsura niya, no? Ang ganda po. Talagang pag malayo, nakala mo kulay black pero kulay gray po siya. Ayan, napapalitan naman yung lens nito. At pwede naman tayong bumili ng yung iridium. Yung pwede sa umaga, pwede sa gabi. So, hindi na natin siya natanggal. Ayan, ganyan po yung magiging itsura niya. At dito nga mga sir, kinat ko yung video kanina kasi inon ko muna yung flash. Ayan, kung mapapansin ninyo, naka-on yung flash. Patayin ko muna yung ilaw dito. Ayan, so naka-on yung flash natin. So, kung makikita nyo rito, nagre-reflect yung sa may foam niya rito, no? Ayan, ganyan po yung design niya kapag ka nakatalikod tayo. Malaking tulong po yan kapag ka nagra-ride tayo. At kapag ka nag-side view po tayo, ganyan naman po yung magiging itsura niya. So, visible po tayo pag sa gabi. Yung dito po kasi, sa mga lumang helmet na design, hindi po nakikita yung dito niya, no? Talagang naka-design po yan para lumabas dito. Para in case na madisgrasya tayo o magsemplang tayo, ay meron po tayong pang-cover dito sa neck natin. At para hindi po tayo mabawian ng buhay. So, huwag nyo pong tinitipid yung sarili ninyo para sa mga helmet. So, ito po, para sa safety nyo na rin po ito, no? Lalong-lalo na po sa gabi pagka
sobrang dilim yung dadaanan ninyo. So, on na ulit natin yung ilaw. Tapos, ayan, naka-flash pa rin tayo. Pero, nakikita pa rin. Yan po yung kagandaan. Kahit na malakas yung ilaw sa daan, at hindi naman natin masabi na malabo yung mata ng nasa likod natin, at least meron tayong panlaban dito. So, kahit pa paano, visible tayo sa likod nila. Yan po yung kagandaan dito at yung advantage ng Spider Flight Helmet. At dito na nga po magkatapos yung full video vlog review natin dito sa Spider Flight Helmet. At kung bago ka pa lang sa channel ko at ngayon ka pa lang napadpad, huwag mo kakalimutan na mag-subscribe dito and i-click yung notification bell para pag nag-upload tayo ay lagi kang ma-notify at lagi kang updated. And thanks for watching!